try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Bloody hands break through the chains, go free me. So ngayon guys, we're going to Mandarin Hotel at doon kami mag lunch buffet with my employer. So ngayon, andito na tayo sa Mandarin Hotel. So, ito po yung hotel na kung saan maraming restaurant. So, kasabay ko po yung aking mga employer. Mga employer talaga. So, talagang Mandarin Oriental. So, kailangan po kayang mga safety. Kailangan nakamask. O diba, nauto ko din yung mga alaga kong mag-video. So, para-paraan lang tayo self. So, ganun talaga. Kailangan naman din makisuyo. Look at that! So, habang inaantay namin yung aming lunch. So, ito yung napagtripan namin. Ayan, papunta talaga yan sa mga hotel. Medyo mahaba-habang travel ng elevator. Elevator talaga. So, ayan po. So, sila po yung mga employer ko. Napaka-simple. So, ngayon, nandito po kami. Nikot-ikot namin yung restaurant dito na area, which is close pa talaga. Parang earlier, kami na 15 minutes. So, mas maganda kasi yung maaga kasi ikaw yung unang nakakain ng unang dinisplay. So, napagtripan naming umakyat, bumaba dito, nakasabay na din namin at nauto namin ang employer ko na sige, takbo muna tayo habang nag-aantay na ilang minuto. So, yan po yung restaurant na kung saan dyan kami mag-lunch for 3 hours. So, ngayon, papasok na po talaga kami at ito na po yung journey. So, let's go. So, yan. Papasok na talaga kami. Sila po yung mga kasama na kung saan ito yung masarap na cafe milk. Cafe. So, let's go inside. So, habang pumasok kami, naghanap kami ng table kung saan ginaguide kami ng crew. Kung saan kita yung Buddha nila. At the entrance, ito talaga yung makikita. So, ito na po yung lamisa namin. Maganda siya. Naset po. May paper na kung saan nilalagay mo yung mask. So, yan po. Eat all you can. Nag-i-enjoy naman yung parang isang beses kakain sa isang araw patayan. Yan, diba? So, parang ewan ko ilang restaurant na itong napuntahan ko na kung saan kasama sila every time makapag-trip sila ng buffet. Either last time sa Fullerton Hotel na kung saan may buffet din. So, masarap yung pagkain nila dito din na kung saan of course, mga gulay, mga vegetables. Yan, salad-salad pag may time. Pero hindi na wala yung dragon fruits, watermelon, salami, pepperoni, ham, at saka yung mga cheese. Huwag lang yung blue cheese. Napaka-amoy. Grabe. Pero yung ibang cheese, napakasarap. Diba? Goat cheese. Ayan, naman yung favorite ko sa last part. Oh, ilang beses ako nakakaano dyan. Ayun, napakasarap talaga yan. Napakaliit, pero wow. Solid din. So, ito na po yung napagtripan ko talaga muna mag-video bago kumuha ng pagkain. So, this is it. The Japanese area. The sushi. Ayun. Enjoy, guys. To watch. So, this is it. I start to order my food. Order? No, just ask to take up some.
So this is it. Only sushi. Sarap talaga yung tuna at saka yung sushi. Hi, na fresh talagang wow. 3, the salmon egg. And that. Thank you. But we'll move, Jungmin. We cannot eat. Yes. Enough. Thank you. So, ngayon ako na naman ang naiwan sa lamesa kasi hindi pwedeng iwanan kasi may mga bag kaming kanya-kanya naiwan. So, it's the last part to that. Dinaig pang gutom, Arlene. Sige, laban. Tapos, ito talaga, cold Milo. Oh, diba? Ayun. After namin kumain, hindi nawala yung selfie naming tatlo. O, naghanap yung amo ko kung saan kami. O, hindi niya alam. Kanya-kanya kami yung post after kumain. Pero sa lahat, hindi namin naiwasan at hindi nakalimutan at hindi nakalagtaan ang bathroom. O, yun. Yung bathroom talaga nila sobrang ganda. Ewan ko lang. O, diba? Go! Rob and throw it. Good job. Thank you. Tapos yung sabon nila, hand soap nila, is sobrang ganda yung amoy. Sana siya sa body shop siya pwedeng mamili. O, diba? Automatic. Ang gustong-gusto ko yung black, ano niya, tiles, flat tiles na yan sa wall. Gustong-gusto ko yung black. As in. O, diba? Napagtripan ang maganda at maamoy na sobrang amoy ang toilet. So, social yung toilet nila, diba guys? Kung pwede lang, pwede ka nang matulog talaga actually dito sa toilet room nila, toilet area. Ito yung time na kung saan, as in closer the place na nandoon si Vice Ganda, na kung saan pagdaan namin time na wala na sila, as in. So naglalakad kami after kumain, tapos kanya-kanya na kaming ruta, sila magmalling, ako naman papuntang Lucky Plaza. So sabay kaming pupunta sa which one, sa city. So yan po yung museum, o diba, napakaganda sa loob niya. Nakapasok na din ako dyan, o diba, umaambon, mainit, ewan ko yan, diba, si Jongming Tot, si Apa, si Opa. So finally nakarating na ako ng Lucky Plaza kasi sinabi ko magpadala muna ako at kailangan kong mag-send kahit sintabos sa Penas kasi alam ni amo na may sinuportahan akong monthly na gamot. So right now guys, andito na talaga ako sa Lucky Plaza. Iba yung Lucky Plaza pag weekdays, walang katao-tao, diba? Yan po. Pero noong wala pang COVID, sobrang crowded to pag Sunday. Yung parang karayom, hindi na mahulog talaga sa sobrang siksikan kasi magpapadala ng pera tuwing Sunday. At ito po talaga yung place, Pinoy place talaga. Meeting place, pagpadala place. Dito yung mga pagkain ng mga Pinoy. Gusto mo kumain ng Jollibee, andito din.
So, hindi ko nakaligta ang pumasok sa gustong-gusto kong tsinela, sandal, anong tawag niya. As in, sulit, kahit sobrang mahal, sobrang sulit yung sandal. Kasi may 5 years na akong ganito din na binili ni employer. O, diba? As in, sulit talaga yung halaga, kahit mahal siya, worth it din siyang ipaglaban. Ipaglaban talaga, may hugot na namang nangyari. So, kasi yung gusto ko lang talaga siyang daanan. Kung may sale, ganun. Kahit hindi sale, sige. Ayan po. Dinaanan ko lang, kasi gusto yun lang talagang vitamin sa mata ko, pang iwas at tanggal ng stress. Nindo shopping lang muna kasi nakalipad na ng Pinas yung sahod natin self. Kaya priority muna, wag muna yung wants. Kasi may kailangan tayong tapusin at kailangan matapos ang target natin. So, hanggang tingin muna kasi meron pa naman. Nagagamit ko pa naman yung dito binili ni Amo. So, saka na yung sale pag tapos na yung mga priority sa buhay. O, andyan lang naman yan. Basta may pera, pwede na makabili. So, after naman pumasok sa mall, ayan, uuwi na tayo self kasi kanya-kanyang pahinga muna saglit bago magsimula na naman tayo na magtrabaho. So, nung dumating ako, yung order ko sa online na Vans kasi hinding-hindi ako makahanap talaga ng size sa paa ko pag nasa sa mall ako kasi sobrang liit ng paa ko. And then ngayon, tinatry kong i-check. My goodness, yung paa ko is nagsusot ako na sapatos ng 6. Ito ay 7.5. So, naghahanap ako ng mabibigyan nito. Kasi pag in-return ko siya, hindi ko alam kung maibalik ba yung amount ng pera ko. So, sayang. So, we'll see kung sinong mabigyan nito. May bless. Share your blessings nga daw. So, gustong-gusto ko talaga yung kulay niya. Sobrang laki sa paa ko. Ewan ko lang. Thank you.